Hello mga bata! Ako si Teacher Mercy. Gusto niyo ba ng bagong kaalaman? Halika, sama kayo sa akin. Ang malalaman natin ngayon ay ang mga pangunahing likas na yaman ng NCR. Ano nga ba ang likas na yaman? Ang likas na yaman ay ang mga natural na bagay na nakukuha natin sa ating kalikasan. Ito ay likha ng Panginoon na maaari natin pakinabangan at pagyamanin. Ang mga isda na lumalangoy. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng mga likas na yaman na makikita natin sa ating katubigan, sa mga dagat man o sa mga ilog. Magaling! Ilan sa mga halimbawa ng mga likas na yaman na nakukuha natin sa ating katubigan ay bangus, galunggong, tilapia, perlas, mga bahura o coral reefs. Magbigay naman kayo ng mga halimbawa ng likas na yaman na nanggagaling sa lupa. Tama! Ang mga likas na yaman naman na nakukuha natin sa ating lupa ay mga halaman, bulaklak, bigas, at mga prutas. Pansinin natin ang ating lugar. Meron kayang likas na yaman na makukuha sa ating rehiyon? Ano ba ang rehiyon na kinabibilangan natin ngayon? Tama! NCR! O ang National Capital Region. Ano nga bang pangunahing likas na yaman sa NCR? Alamin natin. Ang NCR, a National Capital Region, ay sentro ng pamahalaan, edukasyon at industriya ng Pilipinas, kung saan makikita ang maraming mga gusali, mga pamilihan, mga negosyo, mga shopping malls at mga pabrika. Meron pa ba ang mga likas na yaman na matatagpuan o makikita sa NCR? Ano-ano nga ba ang mga pangunahing likas na yaman dito sa NCR? Maraming mga isda ang nahuhuli ng mga taga Malabon at Nabotas na malapit sa loob ng Manila. Kilala sila sa bangus, tinapa, paggawa ng bagoong, asin, at patis. Ang mga taga-Tagig na malapit sa Laguna Dibay ay nakakakuha din ng yaman tubig tulad ng bangus, hito, dalag, kanduli, tahong, at iba pa. Ang balot at penoy ang pangunahing produkto sa pateros na parte din ng NCR. Ang water hyacinth naman o mas kilala sa tawag na water lily ay nakukuha na palutang-lutang sa ilog Pasig. Ito ay nahabi pang maging bag, basket, sapatos, pitaka at iba pa. Isa ito sa mga lokal na proyekto bilang isang livelihood program ng Pasig at ng Tagig. Isa din sa itinuturing na iniingatang likas na yaman ang kagubatan at mga hayop tulad ng UP Arboretum Forest at Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa lungsod ng Quezon. May tuturing din ng tao bilang isang yaman ng bansa o ng NCR mismo. Ang yamang tao ay isa sa mga pinakamahalagang pinakukunang yaman ng Pilipinas o ng NCR mismo. Ang mga mamayan ay may angking talino, kasanayan, kakayahan at lakas upang makagawa ng iba't ibang bagay o produkto at ang mga serbisyong tutugon sa mga pangangailangan natin. O mga bata, marami ba kayong natutunan? Magaling! Pero bago ako tuloy magpaalam sa inyo, tandaan,
ang lahat ng mga likas na yaman na binigay sa atin ng Panginoon at makikita natin sa kapaligiran ay dapat nating pagyamanin at gamitin sa wastong paraan. Paalam!